Hello, good morning guys. This is Pazos, ang vloggers ng bayan. Topic natin ngayon ay utot na COVID. Katabi ko ngayon yung gwardiya. Thank you. Salamat yan. Alam niyo ba yung utot na COVID? Okay. Tayo ay nasa pandemic ngayon. Halos mahigit isang taon na. Matagal tayong niluloko ng mga taong nasa likod ng COVID. Dumating ito sa atin. Tagal na. Ako'y maraming analysis o pagpansin dito sa COVID na ito. Ang una kong napapansin ay bakit yung mga pulubi o yung mga tinatawag na baliw sa ating bayan, yung mga kahapon ako'y may nakita doon sa dating hospital, kumakain, nakakamay, walang face mask, walang face shield, buhay pa rin. Alam kong taga rito yun. Bakit pagka nagkaroon ng sakit ay sa ngayong panahon ay COVID? Malungkot isipin na may isa tayong mambayan, mga kababayan dito na namatay dahil sa high blood. Nung dinala sa hospital, di doon arrival. Ang findings daw ng mga doktor sa hospital ay COVID. Kaya dapat ay wag nang lamayan, wag nang patagalin. Kailangan ilibing ka agad para hindi daw makahawa. Nakakalungkot isipin ito na ang isang taong minamahal mo ay bigla na lang ililibing, na iniwala ka man lang masyadong paalam sa taong ito. So kaya sabi nga ng iba ay may sipon ka lang, COVID na. May ubo ka lang, COVID ka. Nilagnat lang, COVID na. Napautot ka lang, aba, ang amoy ay COVID na. So, nakakatuwa, ano? Hindi ko alam kung anong nagiging dahilan ng sinasabi ng mga doktor. Wala pa akong, hindi pa ako against sa doktor, ano? Hindi rin ako against sa gobyerno. Ang pinagtataka ko lang ay itong COVID na ito ay sana ay matingnan nila ng maayos ang katawan bago magdeklara ng COVID. No? Doon sa aming barangay ngayon, mayroon ng ililibing, sinanahiling. Nakita ko naman yung mga tao doon, ang iba ay nag-face mask, ang iba nag-face mask, ang hindi, ang iba wala. Pero siya ay napaglamayan, siya ay pagmimisahan, siya ay naayos na naiburol ng kanyang mga anak na nagmamahal. Dahil hindi na dinala sa ospital, dahil alam na ang kinamatay nito ay siguro sa katandaan. Pero dahil hindi nga nadala sa ospital, naayos ang kanyang libing ng mga mahal sa buhay. Kung nadala yun sa ospital, siguro dideklara din ng ospital na COVID na lang. Tingnan natin ang PhilHealth, guys. Mula nang mabuo ang batas tungkol sa PhilHealth, maganda ang hangarin nito. Pero nung dumating itong COVID, hindi ko na maintindihan ito eh. Mahal kasi ang singil ng mga doktor at saka nakukuha nilang insurance. Pag COVID ang declaration, hindi kaya pinagkakapirahan ito ng ating mga kababayan, ang mga nasa health. Alalahanin natin na itong administration na ito,
ay meron tayong Secretary of Health, si Dr. Doke, na nagkaroon ng problema tungkol sa PhilHealth. 15 billion ito, guys. Napakalaki. Sa perang Pilipinas, napakalaki ng 15 billion. Pero ang pinagtaka ko lang ay hindi naman ito na ayon sa mga findings, hindi daw ito kasama sa mga nag-corrupt, kasi maraming nananawagan na ito ay pababae na sa pwesto bilang Secretary of Health ay mukhang kakampi ng ating presidente. Hindi ito pinababa. Hanggang ngayon siguro patuloy pang masamang pakinggan, pero patuloy pa tayong ginagawa tungkol sa COVID. Ang panawagan ko sa bayan, sa mga health ministers o mga health workers, sana naman ideklara nila kung halimbawa namatay yung isang tao, halimbawa ako, namatay ako, sabi-sabi po, sana naman ideklara nila ng maayos ang kamatayan. At saka, kung may sakit, huwag didiklarang COVID. Tataka ako eh. Ayusin natin ang ating bayan. Naghihirap na nga. Lalong-lalo na ang mga kababayan nating dinadaanan ng pandemic ngayon. Tataka talaga ako. Na-announce ni Ginoong Duterte, ang ating president, na prioridad na bibigyan ng tulong ay ang mga PWD at saka senior citizen. Pero guys, ako nasa listahan ng PWD at yung misis ko ay 65 years old na, siya ay senior citizen. Pero sa awa ng Diyos, nabubuhay naman kami na walang naitulong sa amin ang gobyerno, lalong-lalo ang aming barangay. Siguro nabigyan kami ng 5 kilong bigas, yun lang. Sa loob ng isang taon, hindi sapat po ang 5 kilong bigas. Hanggang ngayon ay yung SAP na sinasabi, wala pa kaming natatanggap. May third tranche na. Maaprobahan na iyon. Dasal ko sana mabigyan kami. No? Ingat-ingat lang tayo, guys. Hanggang dito na lang tayo sa ating vlog na ito. Ingat-ingat lang tayo sa ating kalusugan para hindi tayo mabiktima ng COVID. COVID na utot. Kasi ako pala utot ako eh. Okay, guys, bye. Kahinlog. Kapatid, mga katugang, mga kadung, mga bisaya, diha. Good luck sa ating lahat. Good morning. Isang mabuting araw sa inyong lahat. Sana huwag niyo akong pagsawaan, panoorin, at just subscribe my channel and like it. Share it, and thank you very much. Bye-bye.